Bukod sa mayamang kasaysayan ng Ilog Pasig, may another reason na raw para balikan at muling masulyapan ng sikat na ilog na ito. Aba, Kuya Kema, isang parasyan kasi ang dinadayo dyan ngayon. At kapag ikaw rin napadpad dyan, mala Venice, Italy daw ang feels? How true, mga pare! Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Bukod sa matataas na gusali, mga pampasaherong bangka at sari-sari naglulutang ang bagay. May bagong atraksyon daw ngayon sa pampang ng Ilog Pasig. Ang parisa ng magkaibigang Frangelico at Journey. Diuring na lutuan, ilang mesa at upuan, kaunting pailaw, at mainit-init na sabaw ng beef pares. Feeling na sa Venice, Italy. Kaya pares yung naisipan naming ibenta, isa rin sa dahilan kasi pag nagmumotor kami, yun din yung hinahanap namin kapag ka nag-iikot-ikot. Ayun, naisip namin na baka yung iba na nagmumotor, tayo naman yung hanapin. Ang bahagi ito ng Ilog Pasig, tambayan at tinalanguyan lang daw nila noon. Kasi nung mga bata pa kami, dito kami naglalagi, tsaka umiinom, kumakain. Naisip namin na bakit hindi gawing negosyo. Likod lang ng bahay namin, dito kami nakatira. Nagbubukas sila ng alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Usually, yung mga nagtatrabaho, ganung oras yung out, yun yung hinahabol namin. Tapos dumadami yung tao around 8 PM or 9 PM, ganyan. Ang comments nila is, maganda yung lugar, maganda yung pwesto, relaxing yung dating ng lugar. 3 kilo ng laman, tumbong at tuwalya ng baka ang hinahanda nila araw-araw. Kaya 3 kilos lang yung hinahanda namin para palagi siyang ubos, palagi siyang bago. Kinabukasan, bagong order ulit. Sa halagang 70 pesos, may enjoy mo umuusok na beef pares with bonus pang view ng kahabaan ng Ilog Pasig. Hindi siya lasa na parang tinipid. Dito sa side na ito maganda na may view rin. Sabi nila maamoy daw pero hindi mo naman naamoy yung na kung may amoy Ilog Pasig. Nagdurugtong sa Manila Bay at Laguna Lake ang Ilog Pasig. Nung unang panahon, ang tubig sa Pasig River, pabalik-balik yan. Tuwing tag-ulan, bumabaha ang Laguna Lake, tumutuloy sa Pasig River, magde-drain sa Manila Bay, ang tubig tabang. Tapos tuwing tag-init naman, yung tubig alat mula sa dagat, pumapasok ng Pasig River, papunta sa Laguna Lake. At dahil dito, patuloy na nare-replenish ang katubigan. Ang Ilog Pasig, sentro ng transportasyon at commerce ng buong Katagalugan bago dumating ang mga Kastila. Nung dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang parang kalsada natin ay ang mga ilog. Transportation ay sa pamamagitan ng mga bangka. Kung kaya't ang mga matatandang pamayanan talagang nakaharap sa ilog. Kasabay ng paglaki at pag-unlad ng Maynilaan, kabilaan din ang nagtayo ng istruktura sa tabi ng ilog. Kaya ang dating malinis na ilog, unti-unting dumumi at halos mamatay na. Para may salbang ilog, sari-saring rehabilitasyon ang ginagawa ng pamahalaan. Layo nitong muling mapakinabangan ang Ilog Pasig. Isa na yung muling pagsasabuhay ng Pasig River Ferry. Nagkaroon na rin ng effort na i-relocate ang ilang mga informal settlements. Merong ilang mga natatayong mga kainan kasi tayo na mga naninirahan sa loob, mga urban communities, di ba, puro building na lang ang ating nakikita. Pero pag sa tabing ilog, parang koneksyon ng lungsod at saka ng probinsya. Kaya ang hiling ng magkaibigang Frangelico at Journey na tuluyan ang muling sumigla ang ilog at mabuhay ang kalakalan dito para damay din sila sa biyaya. Parang bago sa paningin nila na habang kumakain na sa tabing ilog, payapa yung lugar, tahimik, nahihingganyo sila na pumunta. Ang ilog ay buhay at kabuhayan. Masagip pa sana natin ito bago tuluyang mamatay.